Good day mga protambay, welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. And for today's video, pag-usapan natin yung bagong lalabas sa Binance Launch Pool Farming, ang Anchor Protocol. Pero bago yan, remind ko lang na pagtatapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga protambay, so pag-usapan natin, no? Meron na namang bagong lalabas na token dito sa Binance Launch Pool Farming, yung tinatawag na ANC or Anchor Protocol. So kanina by 7 PM lumabas yung pinaka ANC token dito sa spot trade mga protambay, no? So check agad natin mga protambay yung launchpad. So available na yung ANC mga protambay sa spot trading. So first mga protambay, remind ko lang na ang launchpad at launch pool is magkaiba. Okay? So dito muna tayo sa launch pool. Dito mga protambay sa launch pool, dito maaapag-farm tayo ng libreng token. Hindi kagaya dun sa launchpad na may mga rules, 'di ba? May mga tinatawag na mga preparation period, commit, may mga ganun. Pero dito sa launch pool farming, maaapag-farm tayo dito ng libre, no? So check muna natin, sabi dito, upcoming ANC mga protambay, no? Dito, merong countdown. Yung countdown na yan mga protambay, kapag natapos yan is mag-i-start na yung farming period. Kapag nag-start ng farming period, makakapag-farm tayo ng 30 days, okay? So sa loob ng 30 days, pwede tayo dito mag-farm na ang total reward is 2 million ANC. So paano nga ba ulit sumali dito sa mga farming? Dito mga protambay, ang gagawin lang natin is mag-stake or maglagay tayo dito sa pinaka-pool ng ANC. Dito sa BUSD pool, Luna pool, BNB pool. Kung meron kang BUSD, i-stake mo lang siya dyan, no? Sa loob ng 30 days. Then, daily, kumikita yan. Nagpa-farm siya ng ANC. Kung meron kang Luna, lagay mo dito. Kung meron kang BNB, lagay mo dito. Okay? So, sabi dito mga protambay, ang 70% of total allocated reward is mapupunta sa BNB pool, no? So, yung total reward na 2 million ANC, ang 70% niyan is ibibigay sa lahat ng sasali dito sa BNB pool. Pero kung meron kang BUSD, meron kang Luna, meron kang BNB, pwede mo yan lahat lagyan. Okay, so ilalagay mo lang dyan, then automatic magfa-farm ka na ng ANC at libre yon, no? So kung marami kang BUSD, marami kang Luna, or marami kang BNB, marami kang makukuha ng token, sigurado yan. Pero kung maliit lang yung ilalagay mo, okay pa rin kasi makakuha tayo ng fraction, no? So ganun lang, then anytime pwede mong i-redeem, pwede mong withdrawin yung i-stake mo dyan, walang problema, no? So lalabas, etong si Launch Pool Farming is free coin, okay? Nakakuha tayo ng free coin at goods yan para sa ating lahat. So check muna natin mga protambay yung pinaka-data ng ANC sa CoinMarketCap. Okay, andito tayo ngayon sa tinatawag na CoinMarketCap. Ang sabi, ang price daw ng ANC is 83 pesos. Then rank number 233. So kung titingnan natin yung chart mga protambay na nakalagay sa all, ang Anchor Protocol token is nag-start last year, bandang April. Then ang ANC token is umabot ng 360 pesos. Then kung mapapansin mo, ang current price is nasa bottom. Then check natin mga protambay yung pinaka-importante. Sabi dito, ang pinaka-max supply daw is 1 billion ANC. Same siya ng total supply. At ang circulating supply is 213 million, no? So, okay. So, hindi naman siya ganung kalaki yung kanyang max supply. Kaya sigurado tayo na ang price ng token na to is pataas. So, kung mapapansin natin, yung isa sa mga importante is ang all-time high 10 months ago, mga protambay, is 425 pesos. Then, ang all-time low, mga protambay, is 77 pesos. At ang all-time low is kanina lang naganap, no? So, sabi dito, a day ago. Pero kanina lang yan, mga protambay. 77 pesos yung pinaka-all-time low. Then, ang current price niya is 83. So, kung mapapansin mo, yung current price sa all-time low is talagang magkadikit, no? So, kung bibili pala tayo ng ANC ngayon, na sa halagang 83 pesos ang isa, ay sigurado mga protambay na nakabili tayo sa pinakamurang price ng ANC.
Then, lagi nating tatandaan, sa kagaya ngayon, sa panahon ngayon, bagsak ang BTC, bagsak ang lahat ng market, pero ang price ng ANC is 83 pesos, no? Kung tutuusin, medyo mahal din yung ANC na yan. Pero bagsak ang market ng BTC, eh paano kung mag-bull run na yung BTC? Kung mag-bull run na ulit yung market? So, sigurado tayo, mga protambay, na itong Anchor Protocol token na to is malayo-layo yung tatakbuhin ng price. So, kung sa 83 pesos ngayon, goods to buy siya, mga protambay, okay? So, balik tayo ron. So, check natin to, mga protambay, trades, no? ANC USDT, click natin itong chart. So, ang mapapansin natin, lagay natin sa 1 day. So, ngayon siya nag-umpisa kaninang 7 PM. Lagay natin sa 1 hour. Kanina, nung nag-start siya, tumaas yung price, bumagsak. No? Okay? So, yung nakikita niyong blue line na yan, yan yung price na pagkaabili ko kasi bumili ako ng ANC, mga protambay. Kasi alam natin na mura ang ANC, so nag-invest ako for long term. Okay? Kung bibili ka na ito, mga protambay, syempre, lagi mong isipin is long term. So, itong price na to, mga protambay, is goods to buy to, mga protambay, kasi napakamura. So, tataas pa yan in the future. So, goods to buy talaga tong ANC. Bahala kayo kung mag-i-invest kayo. Ako is bumili ng halos 120 token para lang i-invest dito sa ANC. Okay? So, balik tayo rito sa pinaka-launchpad. Papakita ko lang. So, magsasample tayo ng stake. Ang countdown, mga protambay, tomorrow mag-umpisa, pero pwede na tayo dito mag-stake. So, meron akong BUSD. Click natin yan. So, try natin maglagay, mga protambay, no? Post ko lang, naglo-load. Okay, mga protambay. So, ito na. Pwede na tayo mag-stake, no? Sabi dito, total BUSD stake is ito. So, marami nang nag-stake. So, try natin mag-stake ng BUSD. Then, anytime, mga protambay, pwede nyo itong withdrawin or i-redeem. So, maglagay tayo ng $200 stake natin. Okay. Oh, successful na raw, sabi. Check natin. Ulitin nga natin, mga protambay, kung talaga nag-stake. Check natin. Ayan, mga protambay, meron na. Meron na tayong stake, no? So, naka-stake na tayo. So, tomorrow, mga protambay, magfa-farm na yan. So, pag natapos ng countdown na yan, then sa loob ng 30 days, hindi ko kukunin yung BUSD na nilagay ko. Tingnan naman natin kung ilan yung makukuha kong token sa halagang 200 BUSD, okay? So, sasabihin ko na lang yun sa mga next video natin. So, ano yung pinaka-tip mo, RoboCoins? Again, mga protambay, sa mga ganitong pagkakataon, kapag sinabi ko nga na mayroong lalabas sa launchpad at launch pool na nangangailangan ng BNB, sigurado, mga protambay, tataas ang price ng BNB. So, ngayon, mga protambay, ang price ng BNB ngayon is medyo bagsak din. So, goods to buy din bumili ng BNB. Then, ilagay nyo rito sa pool. Pero isa sa mga opportunity na tinuturo ko, mga protambay, kapag nagkakaroon ng demand dito sa BNB, is maganda sumabit sa future trade. Pero ang future trade is para po yun sa mga marurunong na. Pero sa mga newbie na hindi pa marurunong, huwag nyo munang papasukin ang future trade. So, check kagad natin, mga protambay. Click natin tong future. So, papakita ko lang na ako is nag-buy long, no? So, kumikita tayo ngayon ng profits. So, tuloy-tuloy lang yan, mga protambay. Kasi, nakita ko, siguro late ko na nakita, mga alas 9 ko na nakita itong itong ANC na to. Then, yung nga, chinek ko na mag-uumpisa yung ANC farming, mga protambay. Then, nangangailangan ng BNB. Nag-buy long kagad ako dito sa future. So, ito na nga medyo kumikita siya, mga protambay. Isa yan sa mga technique or strategy. Kapag nakakita tayo ng opportunity, then nangangailangan ng demand sa BNB, sigurado ang price ng BNB is tataas. At kapag tataas, mga protambay, kukunin natin yung opportunity na yon para mag-buy long. Then, bago matapos ang farming period ng ANC token, mga protambay, pwede na tayo mag-take profit. Kapag tayo is gain, kapag profits tayo, pwede na natin yung ETP. Then, pwede na tayo mag-start ng sell short kasi after ng farming, mga protambay, ilang beses na natin yung na-test at naita na bumabagsak ang price ng BNB. Okay? So, habang babagsak ang price ng BNB, tayo naman is naka-sell short.
at kikita pa tayo ng pera. So yun lang mga protambay. So balik tayo dito. Papakita ko lang dito mga protambay. Kapag tayo is meron ng stake, kung mapapansin nyo, merong pending harvest, no? Kapag ikaw is nag-i-stake na dito sa lunch pool farming, i-click mo lang yan. So ako kasi, na-receive ko na eh. Pwede mo siyang i-harvest daily, mga protambay, no? So hindi naman siya mayat maya pwede i-harvest kasi naiipon naman siya. Anytime na available ka, i-harvest mo lang, okay lang yon mga protambay. So, ganun lang yung mga protambay. Napaka-simple lang. Then, para sa mga merong BNB Bolt, kung ito, kagaya niyan, BNB Bolt, no? Click natin. So, lalabas naman siya, mga protambay. Kahit wag mo nang tanggalin yung BNB mo, so, nandyan lang sa Vault, okay lang yan. Kasi, kikita ka rin ng farming token natin. Kagaya niyan, click ko to. So, ang dami na, no? Yan yung mga nakaraan natin na farm dito sa BNB Vault. Nagpa-farm siya ng kusa. Basta merong lamang BNB, yung BNB Vault mo. Pero pwede mo rin siyang hatiin kung malaki-laki yung BNB mo dyan sa BNB Vault, dalhin mo siya dun sa BNB Pool ng Binance Lunch Pool Farming. Kasi dun sa Binance Lunch Pool Farming, mas malaki yung allocated na makukuha mong ANC. Okay? So ganun lang yung mga protambay. Maraming salamat at dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. At this video is sponsored by Stablepool.io. Then check nyo na lang mga protambay yung mga video na ginawa ko about sa Stablepool.io. Tines na natin siya ng tines. So try nyo lang yung panoorin para sa mga simple guide ng mga deposit and withdrawal. Okay? Para sa mga protambay natin na wala pang Binance account, sa description link ng video na to, meron po akong referral link. Sign up lang po kayo dun is makakuha kayo ng 20% discount. This is Robokins again. Zine out!